ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Muli po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito pong inyong lingkod sa Himpapawid, Pastor Mobel B. Velasco. Dito po sa ating munting programa sa radyo, ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Dito po lamang sa 104.5 Radyo Natin Bayumbong. At sa ating pong pagsisimula sa araw na ito, binabati ko po muna ang lahat po na nakikinig, lahat po nang naabot po ng ating tinig dito po sa himpilang ito. Magpalain po kayo ng Panginoon at dawa po ay samahan po niyo kami hanggang sa matapos po ang programang ito sa araw na ito. At bago po ngayon ang aming pong mga gamit, kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pong pagkakataon na makapagsalita po sa radyo. Kaya po isang pagpapasalamat sa Kanya na makasama rin po ang ibang mga artist, magbibigay po ng mga awit ng mga kabataan at ganoon din ang ating pong mga kasamahan sa radyo. At sa araw pong ito, nais ko pong i-share sa inyo ang patungkol po doon sa John 14 verse 1. Ang sabi po niya roon ay huwag magulimahanan ninyo ang mga puso, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa akin, sabi po ni Jesus. And then sa verse 2, sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi baga sa gayon, sabi niya, ay sasabihin ko sa inyo, mauna ako roon upang ipaghanda kayo. At sa verse 3 nga po, sinasabi niya, ay siya ay muling babalik at kung saan ako naroon ay naroon din kayo, sabi niya. Ngayon sabi ni Tomas ay hindi po namin alam ang daan. At doon sa verse 6 nga sabi ni Jesus, ako ang daan ang katotohanan at ang buhay. Yan. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At sa pamamagitan po ng mga verses na yon ay doon ko po sisimulan ang aking pong i-share sa inyo sa araw nito. At sa ating pagpapatuloy ay nais ko pong imbitahan ang isa po nating kabataan na magbigay po ng isang awitin. Hiniling ko po si kapatid na Robis Balos na magbigay po sa atin ng awitin. Ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Babaan iti ramit Yesu Kristo ijay krus, may bilang at may sanga anak mo. Ni Jesus sinawat ko dito'y puso, amanubot mangisalakan ko. When I do ya, kapu, when I do ya, tarigagay ko at tumpan, iti pagkaitam. Dagiti bilbilin mo, ipaay ko nga ruti amin ko, nagserbiken ka. Nukunang nga itatunak, isutaramide, urepay magnapting at ikasip kita. Ni Jesus sinawat ko dito'y puso, aman but mangisalakan ko. When I do ya, kapu, when I do ya, tarigari ko at tumpal, iti pagkaita. Dagiti bilbilin mo, ipaay ko nga ruti amin ko, nagserbiken ka. When I do ya, kapu, when I do ya, tarigay ko at tumpal, iti pagkaita. Dagiti bilbilin mo, paay ko nga ruti amin ko, nagserbiken ka. Ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Salamat sa awitin na yan, kapatid na Robis Abalos. Katagyaman tayo, iti mensahe na kadatayo. Iti intay pa nagtultuloy, iti nangabsat, iti dahil iti programa tayo, may papaan iti dagiti iramdamag, ayun o, dagiti paspasamak, itiili tayo Pilipinas.
At alam po naman natin at nakita na po natin, nababasa natin kung ano po yung mga malalaking issue, ano po. At isa na po yan dun yung pagpasok po ng mga barko ng China na hindi nagpapaalam sa ating pong teritoryo. Andiyan na rin po yung kawawang mga magsasaka dahil hindi po pinapansin yung pagbagsak po ng ating pong mga presyo ng palay. Ano po. Mas binigyan pansin pa nga ho yung hindi napaihi na kapatid dyan sa may isang CR. At hindi na po pinansin po yung mga magsasaka na kung saan po ay napaka mas mahal pa nga ho yung darak kaysa doon sa bigas. Then isang issue pa rin po dyan ay yung of course yung itong yung Sogi Bill na tinatawag nila na patuloy pong umarangkad ha. Then ganun din po yung mga kaguluhan sa iba't ibang panig po ng ating pong kapuluan. Bagamat ganun man po nangyayari sa ating pong bansa ay mayroon pong sinabi ang Panginoong Jesus doon sa verse 1 ng John 14. Ano po? Iti pagsasaw iti loko, kunana, iti sadyay nga, saan kumang mapulko kang ti puso yo, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo mat kanyak. Sa Tagalog nga po, sabi niya na huwag pong manghinawa ang ating puso o huwag po tayong yung pong malungkot. Dahil po, mayroon pong siyang sinabi na sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. At kung papansinin po ninyo, bakit po kayo nalungkot yung mga alagad noon? Kasi po sa chapter 13 ay nagpaalam po siya. Sabi niya doon na mayroon akong pupuntahan na hindi kayo makakasama. Of course, matagal na nga naman nilang tatlong taon nilang kasama na nasasabihin sa kanila na hindi sila makakasama sa pagkakataon na yun. Then, doon sa verse 2 ay may sinabi po siya doon na isang pangako sa atin na sa tahanan o sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At yung English na ginamit nga po doon ay if it were not so. Ito'y Iloko at kunana sa Diyay, nusaan kumaakasta. Kung di sana gayon, sabi niya, ay baga kumakanda kayo, sabihin ko sa inyo, mauna ako doon at ipaghahanda ko kayo upang kung saan ako naroon ay andun din kayo. Eh, ginagamit po natin yan na marami po nagtuturo sa atin na nauna na ang ating Panginoong Heso Kristo sa langit at patuloy na lumilikha o gumagawa siya ng bahay doon o kaya mansion. Kaya nga po marami na niniwala sa atin na patuloy na gumagawa pa ng bahay si Lord. Kasi nga patuloy na maraming ipapanganak pa eh. But of course, ginagalang po natin yung mga kaisipan na ganon. Pero maliwanag po na kung mapasahin po natin sa pagkasulat po nito sa Greek na salita hanggang doon po sa King James Version, makita po natin na kapag yung konsepto na sa tahanan, ang maliwanag na sinabi ng Panginoon yan ay isang lugar, isang dwelling na ang mahalaga ay kapag ang tao ay sumampalataya sa Kanya, mayroon silang kalalagyan. Ayan. Hindi na ho in-specify kung ito gaano kalaki yung mansion. Hindi na ho. Kaya nga po nagkakaroon ng problema ang mga tao dahil nag-imagine tayo ng yung kung anong uri ng building. Greek type kaya o di kaya ay mga Europeans na style kaya na bahay ito. So, sabi ng Biblia po kasi hindi narinig ng tenga, hindi nakita ng mata, hindi pa pumasok sa isipan ng tao ang mga magagandang bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Then, ganoon din po doon sa sabi ni Pablo na mayroon akong alam na isang tao nagpunta sa ikatlong langit na hindi kayang ibigkas ng salita yung kanyang nakita. So, then 1 Corinthians 4:6, if I'm not mistaken, sabi po niya doon ay do not go beyond to what is written. Kaya yung po sinasabi natin na pupunta tayo sa langit, meron akong bahay doon, malaking mansion, dahil pinangako ng Panginoon, wala pong problema doon. At kung yun po ang paniwala natin, pero ang malaga po, itong maliwanag, sa mga kumilala at tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, nakipag-isa tayo sa Kanya dito sa lupa, nangako po siya ng isang lugar, ng isang bahagi, ng sanlibutan o ng sansinukob na kung saan ang mga pumampalataya sa Kanya ay magtitipon-tipon. Kaya't yung pong paniniwalang yon ay Kanyang sinabayan sa salitang if it were not so. No saan kumakasta? Ibig sabihin, ang
hindi na ho kailangang magkarpentero pa si Lord doon. Hindi na ho kailangang may gawin siya dahil tapos na ho ang lahat ng bagay. Ang ipinangako po niya sa atin na isang lugar, katiyakan na meron tayong pupuntahan. Then, sinabi po na, magtanong nga po si Tomas, sabi niya, kung saan, hindi namin alam ang daan. Kaya po, sumagot si Jesus na, ako ang daan. Ako ang buhay at ang katotohanan. Walang makakaparuan sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Ayun po yun eh. At kapag sinabi po ng Lord na siya ang daan, dapat siyang daanan. Pag sinabi po niya, ako ang buhay, may dapat po natin siyang tanggapin. Pag sinabi po niya, ako ang katotohanan, dapat siyang paniwalaan. Yun po yung mga paghahalin tulad po ng Panginoong Jesus sa kanyang sarili. Pag sinabi niya, ako ang tinapay, dapat siyang kainin. Pag sinabi po niya, ako ang tubig ng buhay, dapat siyang inumin. Pag sinabi po niya, ako ang pintuan, dapat siyang pasukan. Nang sinabi po niya, ako ang pastor, dapat tayo ay mga tupa. At nang sinabi niya, ako ang puno, tayo yung mga sanga. Ibig sabihin po noon, ang mga bagay na ito, ang mga simbolong ito ay paghalimbawa po lamang ng Panginoon Jesucristo. At tinatapatan po niya ang mga pangangailangan natin according doon sa mga pagpapakilala niya sa atin. At nung sinabi po niya, siya ang daan, I am the way, ayan, maya. And ang maganda po yung sa dulo, sabi niya, wala makakapunta sa Ama, hindi sa pamamagitan niya. Ang problema ngayon, marami na hong daan eh. Kaya may nagturo pa nga ho nun dito sa atin sa Pilipinas eh. Alas 12 parati ng gabi yan eh. May patoning-toning pa nga po nun yan eh. Na sabi niya, Jesus Christ is the way. I am the way, sabi niya, ako rin yung way. You are the way to yourself, sabi niya. Kaya all of us, sabi niya, tayong lahat ay way. Tayong lahat ay daan. Pero maliwanag po na, I am the way. No one yung dulo niya. Yung salakalit na, I should say. No one. Walang ibang pupunta doon maliban sa akin, sabi niya, na kayo dumaan. Dahil sinabi nga po niya na ako yung truth. And sa John 17, verse 17 din, sabi niya, ang salita mo ay katotohanan. I am the truth, at ang salita, and the word, logos, is Christ. Eh, maluwanag na kapag siya ang katotohanan, bakit maraming sumusulpot at nagsasabing sila ay totoo? Di, dalawa na ho yung totoo. Kaya po pag sinabi nga niya na pag may dumating nagsabing ako ay si ganito, ay huwag na ho kayo maniwala, sabi niya. Dahil isang maluwanag dyan, sinabi ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang simula at ang wakas, sabi niya. And pag Alpha and Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Eh ang masakit po niyan, marami hong nagkiklaim na sila daw po yung Kristo, o sila yung Diyos, o sila yung Messiah. Sinabi na nga po ng Panginoong Jesus na sila yung, na siya yung una, na siya naman itong sumunod. Siya na nga raw po yung huli. Siya na nga po yung simula at siya yung wakas. Siya ang Alpha at ang Omega. Kaya po, doon po sa John 14 verse 6 ay maliwanag nagpagkiklaim ni Jesus kung sino siya, ano siya, at bakit siya narito sa lupa. At siya ay nagpre-represent po ng kabuuan po ng ating pananampalataya. Nang sino mga po ang nakipag-isa sa Kanya, ang sino pong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay may karampatan na makipag-isa sa Ama. At sa ating pong pagpapatuloy, nais ko pong tayo muli makapakinig pa ng isang awitin na ibibigay po naman ng isang nating kabataan, si Kapatid Solomon Balua. Ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Diyos, naging baka ang sikat na ispalta niya, buhay pa'y magkapunya, sikat ng nalus ka niya. Umay kariyang agaryang manapintas, hawang tunag itirigriga, pinigami sa pagkas mo, Diyos, dito'y biyag ko, buhay at napakapuya ay ayatin ang ikmuwani at patingga usot marikrik na
ko may ada pagkapuya ay ayat na ayat mo wari at patigal isut marikrik na nawan mapasama biyakuan na gulo unak nawan manis pagkanya himti Diyos sana nagpalbaliw isut na ngayat kanya keritang marikrik na ngayon lumaragsa ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa 104.5 WGL Radyo natin Bayambong. At dito po yung lingkod sa Himpapayad Pastor Mabel B. Velasco dito sa ating munting programa sa radyo, ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. At ang tipong mga kabataan na maawit ay galing po sa Ambagyo isa, galing po ng Kasibuy isa. At sana po ay patuloy po yung suwebayan na ating pong programa dito sa radyo sa DWGL 104.5 radyo natin Bayambong, kasabi po sa broadcaster ng mga sa Pilipinas, TVP. Patuloy po tayo sa ating pag-uusap at sa ating pinag-usapan. Ito po ay patungkol po doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa chapter 14. Kaya ako nabanggit po doon sa na yung mga nangyayari sa ating bansa ay marami nakakalungkot po. Yung nagugulmihanan tayo, nagwo-worry tayo. Kasi nga po, especially sa mga magsasaka, kawawa po talaga magsasaka ngayon dahil doon sa rice tarification law. Aminin natin, hindi po ng government yan, nagkamali po talaga yan. Then, isa na po yung nangyayari, yung lantaran na pag-recruit ng mga makakaliwang grupo sa ating po mga kabataan. Ay andyan na po, lantad na po yan, matagal na po sa ating pong mga universidad. Kitang-kita naman na po ang ebidensya, pero hindi nga po nila magawa ito ng paraan. Then, andyan pa rin po yung mga sedition, rebellion sa bang panig po ng ating bansa. Sabagamat nag-effort naman ating mga pamahalaan para ma-addressan po ito. At dito po, kailangan natin yung mga mananampalataya na kung saan sila itatayo, filling the gap, para po ipag-pray, para po ipamuhay, para po tayo po maging asin ng bansang ito para hindi siya patuloy na mahulog sa kasalanan. Ano po, nagbabanta nga po yan. Yung atheism, yung hindi paniniwala sa Diyos, alam na po naman natin na yan. Sa komunista, ay wala pong paniniwala talaga sa Diyos. Then, ito po ay ang Islam. Of course, pananampalataya po yan, pero salungat po sa pananampalataya ng Kristyanismo. Kaya nga po nakita natin yung malaking difference niya at ng sa history. Then, pangatlong force po, ito nga pong force ng mga dati, humanist po ang tawag nila dyan. Pero ngayon po, lumalabas na ito po mga taong ito ay ito po yung mga nagsusulong ng hindi pagkilala doon sa kanilang pagkalika ayon sa binigay ng Diyos sa kanila. Nakakalungkot po dahil mas maraming mga kabataan ayon na nga po sa ROTC, mas gusto pa ho yung mga kumekembot na lang na sayaw dyan. Ayaw na ho nila ng mga pagsasanay sa kanilang katawan. May nagsabi pa nga po siya na bakit pa raw kailangan magsanay ng ROTC? Wala naman daw po tayo sa digmaan. Eh, kailan ho ba tayo dapat maghanda? Pag-iyara na. Sabi ng iba, kinukondisyon lang daw po yung utak ng mga kabataan para mapasunod ng government. Eh, isipin po ninyo, alin ho bang mas maganda? Eh, maging masunurin kayo o yung maging rebellious kayo, maging rebelde. Actually, kinukondisyon nga po ng pamahalaan ang utak ng ating mga anak upang manampalataya sa Diyos, igalang ang kapwa, mahalin ang magulang, mahalin ang bansa, ibigin mo ang iyong sarili, maging mabuting tao. Yun po ang dahilan sana ng ROTC.
yung Reserve Officers, Officers Training Course. Pero sinalaula nga ito ng ibang tao noon, kaya nga napatigil yan. Pero hindi ibig sabihin na dapat na huwag itigil yan. Dapat nga ibalik yan eh. Parang sa ganun, yung mga able po nating mga anak ay magkaroon po sila ng kasanayan. Hindi po sa pagpatay, kundi po sa pagdidepensa ng kanilang sarili, pagpapalakas po ng kanilang katawan. At kailangan ng ating bansa ang may disiplina ng mga kabataan. Hindi po yung konting bagay lang, balat sibuyas na sila, rally lang ng rally. Ay yung mga ano po dyan, yung mga scholar po ng bayan, pinag-aaral po ng ating pamahalaan, ay susuklian naman po nila ito ng paglaban. Kaya po hindi yung magandang imahe na nakikita natin sa ganyan. Then, ganoon din po ay isang patuloy po natin sinasabi bayan ay ito pong mga minahan. Bagamat napatigil po ang sa Oceana, andyan pa rin po FCF. At patuloy po ang ating pagbabantay sa ating kalikasan. At nawa nga po ay dahil nga po mismo ang ating mahal na gobernador, ating mahal na congressman ng ating pong probinsya sa Nueva Vizcaya ay nag-state na po sila ng pagtutol po. Bagay, matagal na po silang tutol dyan. At sana nga po ipagpatuloy nating bantayan, especially po ang ating mga watershed areas. Alam po ninyo, hindi po natin sinasabi na ayaw natin ng mina. Ano po, ipokrito po tayo. May cellphone tayo, may gadget tayo. May kotse kayo, okay. May sakyan tayo. At magamit tayo ng mga computer, lahat-lahat po niyan. Ang sinasabi po namin dito ay huwag yung watershed areas. Huwag yung bundok na yan kasi napakataas niyan. Siguradong masama, malaki ang balik nito sa atin. Then, kung naguguluhan po kayo sa buhay, kung kayo po ay natatakot na, kayo po ay sa tingin niyo parang walang pag-asa sa buhay na to, naglipa na ang maraming pwedeng sumira sa ating katawan, naglipa na ang mga maraming maling katuruan, at hindi mo na alam kung alin ang tama, siguro po, bumalik po tayo sa simple na kapananampalataya. Yung may Diyos, makikilala mo siya, magitan ng Panginoong Heso Kristo na nagkatawang tao, nagsasabing ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At bago po magpaalam, ay nais ko pong ipaalala sa inyo yung sabi po ng Panginoon sa Matthew 11:28 na luhapit kayo sa akin na kayo mga nangabibigat ang lubha at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Siya rin po nagsabi na ang lumalapit sa akin ay hindi ipagtatabuyan dahil sabi rin po na 1 Peter 5:7 dalhin niyo sa kanya ang lahat ng inyong mga kabigatan dahil minamahal niya kayo. At lagi po sinasabi sa inyo na ang buhay kay Kristo ay tunay na kasiyasya, hindi po kasiyasya. Tibiyak kin Kristo, saan nga pag-iso, niyang iso ti umiso. Isang dalangin ng pagpapala sa patuloy po nakikinig ngayon na maabot po kayo ng aking tinig na ingatan kayo ng Diyos sa inyong mga trabaho, ingatan kayo ng Diyos sa inyong mga tahanan, ingatan kayo ng Diyos naway maging intact ang ating mga tahanan, ating pamilya at din po ang ating sambayanan. Dalangin po natin na ang ating pong probinsya, ang ating pong bayan, ang ating pong bansa ay tunay nga pong mapagpala, tumayo at muli po ating patunayan na ang sino mang tumatawag sa Diyos ay pinagpapala ni Yahweh. Muli po itong inyong lingkod sa Himpapayid, Pastor Mabel Velasco at sa aking pamamaalam ay magbibigay pa ho ako ng isang awitin. At sa magitan po ng awit na yan ay ako na po yung nagpapaalam na at nawa ay sa susunod na Sabado, muli ko po kayong makasama. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang magandang balita at ang kanyang mga awit.
ang magandang balita at ang kanyang mga awitin.